Welcome back po sa channel. So ito na po yung part 4 sa library management system. So on this video naman po guys is mag-create po tayo ng form para sa pag-add ng student. Okay, so dito tayo sa project. So right click lang natin, then new, then itong G-frame form. Nilagyan lang natin siya ng add new student. Okay, then mag-design tayo ng form para sa pag-add ng student. So mag-add lang tayo dito ng label. Right click, then student registration. Okay, then mag-add tayo ng text box. Okay, so duplicate lang natin siya. Okay, duplicate lang natin siya guys. Then mag-add din ng label, so ID text, then student ID. Then student name. Section. Year label. Then semester. Okay, then magkatay ng button. Okay, then right click, then edit text, then submit, then btn, submit, cancel. Then btn, cancel. Okay, then itong text field, so raise lang natin to. Okay, then right click, then change variable name. Student ID. Then student name, section, section, then year, and then semester. Okay, so meron tayong form. So, lahat po ng information dito, so dapat i-insert natin dito sa ating table. So, dito sa student na table. Okay?
So dito tayo sa source. Okay, so mag-create tayo dito ng function. So, connection and con and prepared statement and stmt. And result rs then string query. So import lang natin guys. Okay, then next, mag-create po tayo ng connections para sa ating database. So, dito tayo sa ibaba. So, public void connect. Plus that for name and com that mysql that tdbc that driver. Then i-call natin ang con equals driver manager that git connection then i-call natin ang gdbc that mysql in localhost then yung library java so yung database natin. And then user is root. Okay, then yung password is empty lang. Okay, then click lang natin dito. Okay, so muna tayong connection. So, ang next natin, dito tayo sa add button. Okay, so right click, then dito sa events, action, then action perform. Okay, so dito tayo. So, i-check muna natin kung empty yung text field para hindi po tayo maka-insert ng empty. Okay. So, if student id dot get text dot equal then empty then lagyan natin siya ng message pop up so g option pane then show message okay then lagyan natin siya ng please enter student id okay then else if then yung ano naman so yung name. So, student name dot git text
that equals then lagyan natin ng message box, so please enter student name. So open lang natin to, then ang next section year and semester. Ito natin ang section, and then ito year level and semester. Okay, then else, then after dito sa else natin maglagay tayo ng string, then magpay tayo ng student or student ID equals student ID dot get text. So then copy lang natin to. Okay, then i-call natin ang student name section year and semester. Okay, then ito naman palitan natin siya ng student name and student section, then year, then student semester. Okay, and then next, so i-call natin ang function natin dito, so itong sa prepared statement, so stmt equals on dot prepared statement. Okay, then dito naman, so dito natin ilagay yung insert function. Okay. So dito tayo sa insert function. So insert n2, then student table. Then i-call natin ang mga column names. So ito yung student ID, then name, section, year, semester, then values. Okay, so dito naman sa values, kung ilan itong column name natin, so for example 1, 2, 3, 4, 5, so maglagay tayo ng 5 ka question mark dito, so 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, then dito naman, tawagin natin itong mga string natin dito sa, or variable dito sa itaas. So, smt.set string. Then, call natin ang 1, stud id. So, open lang natin siya. So, tawagin natin ito, then section, year, and semester. Okay, then, 1, 3, 4, and 5. Okay, and then next, and key equals stmt dot execute update, and if k equals 1,
Then, if success, so lagyan natin siya ng message dito. Student information successfully added. Okay, and then after ma-submit, so i-clear natin ang mga text field natin. So pull natin itong student ID dot zip text, then empty. Okay, copyan na natin. Okay, and then else, lagyan natin siya ng else if may mali sa pag-insert. So lagyan natin siya ng message na student information failed to add. Okay, so yun guys. Then itong connection natin sa ating database, so i-call natin dito. Okay, so yan na natin. Okay, so yun guys, so i-try natin ano. Okay, so may error. Okay, so wala na yung error. So i-try natin i-debug kung naka-add po ba tayo. Okay, so dito tayo sa add student. Okay, so hindi pa siya nalagyan ng function. So dito tayo sa add student. So btn add. Okay, so lagyan natin ng function na new, or lagyan natin siya na add new student. So i-call natin ang form na add new student, then a n equals new student, then e n dot set visible, then true, then this set visible, then false. Okay, then dito naman sa add new student, so itong cancel, so lagyan natin siya ng function. So lagyan natin siya, yan. Ibalik natin siya sa main form natin. Okay, so i-call natin ang min form inf equals new min form, then inf dot set visible true, and this set visible, then false. Okay, so debug natin. So click natin ang add new or add student. So meron tayong error. Unknown database Java. Okay, so yung connection sa ating database may error tayo. Library Java. Okay, so baliktad yung database natin is Java library pa guys.
Okay, so debug natin. So add student. Okay, so try natin mag-add. Year level is 4 and semester is 2. Submit. Okay, so student's information added successfully. Okay, so i-try natin tingnan sa database. Okay, so nag-insert ko dito yung name natin. Okay, so add tayo ng iba. In 1, then first semester. Submit. Okay, refresh natin. Okay, so yun guys. So, nag-submit yung record natin. So ang next na chapter natin guys is yung pag-display. Sana add natin na student. So, kunin natin dito yung mga information na dito sa ating table. Okay? So, yun lang guys. And I hope na may natutunan kayo. And don't forget to subscribe and support my YouTube channel. And please, support lang guys and God bless.